Magandang umaga mga kasimang isda. Magandang umaga guys sa inyong lahat po, sa mga nanonood natin, mga followers po natin. So ako naman huy minadaanan haba ako naglilipad. Meron po din yung naglalako ng krudo. Ay baka ho kayo may gusto din yan magpakrudo. Ay kayo mga sasakyan nyo din yan. Ay baka kailangan yung krudo. Di no huy mura lang ang bintahan. Ay huy pre-delivery kung kayo nandin sa karagatan. Ay kaso nga lang ho, kung di andiyan kayo sa lupa, ay hindi ho madi-deliver sa inyo. Kung di niyo sa iyo sa karagatan, ay pre-delivery ho aray, mura pa, wala hong tax aray. Ay aray ho nadaanan ko, ay nagtanong ako, baka ako po pwede mag-gasolina sa kanila. Ay wala daw silang dalang gasolina at puro krudo lang ho, para lang sa barkaw. Ay kung kay sasayang, sabi ko dapat ako lalandahin. Yun na oh, ay yun ho'y biro laang. Sa kalimitan o ganito makikita niyong barko sa area na ito, sa fishing ground, kasi sila po ang nagsusupply ng mga krudo namin sa aming barko. So yan po ang itsura ng isang tanker. Tanker po ang tawag dyan. Yan po yung mga nagsasakay ng mga krudo, ng mga bunker fuel o gasolina mga, parang ganun po, mga kasimang isda. So dinaanan ko lang po at ako'y pabalik na sa aking mother boat. Eh nakita ko din eh parang siya'y naglalako nga ho ng krudo. Eh sabi ko baka sa inyo may gusto ng krudo, eh iaalok ko sana sa inyo mga followers, mga followers natin dyan. Baka may kailangan ni Aray din eh, kailangan ninyo di kay pumunta din eh. Yan nga ho, kami dumiretso na ng pag-uwi na ho kami niyan. Dahil nakakita ho kami ng mga kawan o grupo ng isda o University of Peace, itinawag ko na po yan sa aking mother boat. And then, yan nga po, pabalik na kami, naaryahan na po niya yung isang grupo. Yung ibang sister boats ho namin, tumutumbok na rin doon sa area kung saan nakakita ko ng ilang grupo ng isda. So yan po, dadaanan namin yung mother boat ko niya si Marimar para ma-check, baka sakaling kailangan pa niya ng assist o magbulabog kami doon. Baka ang isda ay nagpapasaway. So sa tingin ko naman po dyan, habang kami ipapalapit sa kanya, patuloy po ang pagbubulabog ng aming speedboat at saka ng dalawang skip at isang fast craft at isang skip. So parang controlled naman po, wala namang unusual dyan sa area. Kaya sabi ko, sige, tuloy lang po kami sa paghahanap pa rin ng isda. Dinaanan ko siya dyan, pinaalam ko sa master ko na tuloy lang paglilibot ko para may maibigay kaming ispat sa ating mga kasama, sa ating sister boat. Ganun po ang trabaho ko mga kasimang isda. Hindi lang po para sa mother boat ko ang hinahanap kong isda, para sa buong fleet, sa buong fleet ng kumpanya. Lahat ng fishing boat ng kumpanya ay aking binibigyan ng impormasyon at hinahanapan ng isda. Kung sakaling mang malapit man sila, matutumbok nila. Kung malayo, pwede nilang puntahan din. Medyo delayed nga lang hong dating nila kung masyadong malayo. So ganun po mga kasimang isda, ganito po ang buhay ng isang tuna spotter. Naghahanap po ng isda at naghahanap ng grasya para sa mga kasamahan din po namin. So ngayon po dinaanan ko lang siya at pupuntahan ko naman po yung isang sister boat ko nando sa mga 10 hanggang 12 milyas po ng posisyon namin. May nakita rin po ako doon kanina mga tatlong grupo, tatlong University of Peace. Malaman po natin doon kung siya ay naka-arya na rin, kasi depende nga po yan sa labas ng isda. Kung ang isda medyo lubog-litaw, mahirap pong aryahan. Kung maraming dilis, maraming kinakain, so maraming possibility po na maaryahan kaagad dyan. Yan, nakikita po yan ngayon, yan po ay sister boat namin. Mga sabi ko nga 12 miles yan away from sa amin, so pinuntahan ho namin siya. So timing naman ho na nakaarya na rin ho siya. Thank you Lord, kasi nabiyayaan din siya ng grasya na nakita namin. Nakita namin dyan si area. So yan, napuntahan niya, natumbok niya, naaryahan niya. So iniikot-ikutan po din namin yan, kasi dyan sa area niyan may tatlong grupo ho dyan kanina. So yun naman pong natitirang dalawang grupo, hahanapin po ulit namin yon dyan sa palibot. Para yan, nakikita nyo naman yan. Yan, nangingitim na yan. Yan, may ibon, may namuti na konti na yan. Yan ay isang grupo pa rin po ng University of Peace. Maliit nga lang po. School of Peace yan. So, yan naman po ay bibigay natin sa isang kasamahan pa ho natin, sister boat natin. Ganun lang po mga kasimang isda. Tawag-tawag lang sa mga sister boat para lahat po masaya. Lahat magkaroon ng chance na
makakuha ng grasya. Kasi yan po ang hinahanap natin, yan ang hanap buhay natin dito, mga kasimang isda. So sa mga previous po, sa mga lang mangkaraan kong mga videos na napapanood nyo, so talagang makikita nyo dito, puro dagat, puro fishing boat, mga barko na pakalat-kalat, mga isda. So ganun po ang tema ng aking mga vlog sa inyo. Sana hindi po kayo magsawa, mga kasimang isda. Kasi pinakikita ko lang po, sinishare ko lang sa inyo kung anong buhay namin dito. Yan po, may nakita pa ulit kaming isa. Yan, nangingitim na yan, no? Medyo nagbablurred ng konti. Pinofocus, medyo nagbablurred ng konti. So yun po, isa pang grupo yun. Naitawag din namin sa aming sister boat para puntahan niya. At baka sakaling mahulin niya. So pagkakataong ito ngayon, kasi mga isda, kami naman po ay pabalik na dahil usakwan, nagawa na namin yung trabaho namin. Trabaho namin ang maghanap at magbigay ng informasyon sa mga sister boat. Yun po, mga kasimang isda. So ngayon, wala na kaming ibang paglilingkuran. Kung sakwan, naitawag na yan, babalik na ho kami sa aming mother boat. Dun po sa aming mother boat. So ito po, approaching po kami sa aming mother boat. May makikita ko dyan, maliit na boat dyan. Yan po yung light boat na tinatawag. So isa pa rin po yan sa katulong natin sa paghahanap buhay. Kapag po masama ang panahon, hindi kami makalipad. Pag kami nakikita po ang light boat, tinutumbok namin. Kahit pangit o magandang panahon, yung light boat po nag-iikot po yan. Nag-iikot po yan, naghahanap din yan. Malaking tulong po yan sa kumpanya, malaking tulong sa amin na pag may nakita sila na grupo ng isda ay pinupuntahan po namin. Ganyan po ang trabaho ng light boat. Parang kami rin po, mga tuna spotter. Kasi nga lang kami, mas malayo ang naabot namin. Mabilis pa. So yun po ang advantage ng helicopter. So pag light boat, minimal lang po. Medyo malapit lang kanyang takbuhin. Pero pag helicopter, long range po tayo. Yan po, sa nakikita nyo niya, medyo palapit na po ako, palanding na po ako niyan sa aking mother boat. So masaya po ang lahat kasi kahit papano, mayroon kaming huli, maliit man o malaking, masaya pa rin po kami. Very thankful po talaga kami dito. Maliit o malaking grasya ay tanggap na tanggap po namin sa ganitong hanap buhay. Kahit na yun naman po ay hindi naman po palaging ganyan, meron din naman po time na maraming huli, may time na wala, may time na meron. So pasalamat po rin po kami dahil kahit papano nakakabahagi kami sa konti-konti. Dahil yung konti-konti po mga sinangans na ay naiipon din po yan. Kaya pag naipon yan, sa katapusan, may kukwentahin po pa rin bonus yung mga kasimang isda natin. Thank you Lord kasi bless po ang lahat. Yan po, palanding na ako dyan. So usually makikita nyo lagi mga take off and landing ko mga kasimang isda. Sana hindi kayo magsawa. Panoorin nyo po rin po kami. Follow nyo ako sa aking page. Doon sa aking bagong page po, si Manging Isda by Cap Nilo. Yun po mga kasimang isda. Yan po, naglanding na ako. Yan. Malago na naman ang balbas. Magkaahit na naman ang mamay eh. Kapugi naman eh. Yan, tingnan ninyo. Yan, nag-fish pa. Nakakita ninyo yan. Ano sasabihin niyan? May sasabihin niyan sa inyo. Yan. Like, comment, follow. Yon!